Binaril ang isang grade 7 student sa Laguna sa loob pa mismo ng kanilang classroom. Suspect sa pamamaril ang isang security guard na posibleng nakarelasyon daw o di umano ng biktima. Live mula sa Laguna, may report si John Consulta. John? Jessica, kalulus-lulus nga sinapit ng isang grade 7 student matapos siyang malapitang barilin ng isang suspect sa loob mismo ng kanyang classroom dito nga sa Calamba City. Sa kuha ng CCTV ng eskwelahan, makikita pasado alas 12 ng tanghali kanina ang pagpasok ng suspect na si Renan Estrope Valderrama sa loob ng eskwelahan. Mahigit 30 minuto rin daw ito naghintay sa tapat ng isang classroom. At nang makahanap ng tiyempo, habang nagya-lunch break ang mga estudyante, pumasok na ito sa classroom para isagawa ang pamamaril. Hindi na nakuna ng mismong pamamaril, pero kita ang pagtakbo palabas sa mga estudyante mula sa loob ng classroom. Ilang saglit pa, makikita ang suspect na patakbong lumabas sa classroom na may suot na kulay pulang sombrero at itim na backpack. Agad itinakbo sa ospital ang biktima na kinilalang si Mark Anthony Miranda, 15 anyos, grade 7 student, pero idiniklara itong patay pasado alas 4 kaninang hapon. Based on our initial profiling doon sa suspect, medyo homosexual to, ano? At meron silang, magkakilala sila ng biktima. We're also checking the other, yung deeper background nito suspect kasi we received report na he also facing other criminal charges like crime of rape dito sa May Dos Baños. Napulong siya na niya. Kapag ano, gawin nila. Kasi parang hindi mo kaya talaga ang apukan talaga. Sobrang bait ang apukan talaga. Ayon sa Calamba City Police, security guard ang suspect sa isang establishmento sa Los Baños. Inaalam din kung meron itong reklamong rape. Sa ngayon, nagsasagawa ng manhunt operations ang otoridad para sa agarang ikadarakip ng suspect. He's an employed as security guard. Sigurado yung armas yung ginamit niya, baka pwedeng gamit sa totoo pa. So, we give orders to take him down peacefully. Ma'am Jess, ayon dito sa nagpakilalang kaibigan ng biktima na si Alfred Aguilera, ay June 1 daw ng pagbantaan ng suspect itong biktima at kinabukasan ay nagsampa raw ng reklamo itong biktima sa Los Baños Police ng reklamong sexual abuse laban nga dito sa suspect mula daw ito ng March hanggang June. Ano? At sinasabi na sa loob daw ng mga buwan na ito ay nakatira daw itong biktima sa suspect at doon daw isinagawa ang pang-aabuso sa kanya at napilitan daw siyang umalis. Less na lang sa bahay ng suspect dahil hindi na raw niya matiis yung ginagawa sa kanya ng suspect. Subalit itong mga nakaraang araw, Ma'am Jess, ang sabi ng itong kaibigan ng biktima ay napatuloy daw na nagpapadala ng banta at messages itong suspect sa biktima. Ma'am Jess. Alam mo, John, yung ganitong mga pangyayari sa Amerika nangyayari. Parang hindi ito nangyayari sa pagkatanda ko ha, dito sa Pilipinas na merong pamamaril na nangyayari sa eskwelahan mismo. Kasi parang second home ang turing natin sa mga eskwelahan. Inaasahan ng mga magulang na ligtas ang kanilang mga anak pag pumasok sila sa eskwela. So, ang bigger issue ngayon is the security nitong eskwelahang ito. Wala bang gwardiya? Hindi ba na-detect na may outsider na nakapasok na meron pang baril, ha? Tama ka doon, Ma'am Jess. Actually, very disturbing na talagang mismong sa loob ng classroom nangyari yung pamamaril. Ano? Hindi nangyari ito sa labas o inabangan, kundi lunch break na ganap, Ma'am. No? Talagang kasagsagan ng ikot ng tao at makikita natin sa CCTV, talagang ang daming estudyante no, ng nasa labas dahil nga kumakain ng kanilang lunch at umiikot sa eskwelahan. Ang sinasabi, Ma'am, ng investigador ng Calamba City Police sa kanilang pag-iimbestiga, lumalabas, Ma'am, na itong suspect ay hindi raw new face dito sa eskwelahan dahil ito raw ay pupunta sa eskwelahan para mag-deliver ng pagkain para daw doon sa biktima. Kung kaya't in-assume ng mga gwardiya na maaaring ganun din ang gagawin ulit itong suspect, subalit iba na pala ang naging pakay nito nang makapasok sa loob ng classroom ay binaril niya itong biktima na si Mark Anthony Miranda at ang sinasabi ng mga doktor sa Health Serve Medical Center ay pumasok daw, Ma'am Jess, no, yung kanyang bala ay tumama ito sa likod. Binaril ito habang nakatalikod. Nakaharap daw ito, Ma'am, sa salamin ng classroom nila habang nagpupulbo at binaril sa may bandang tenga at lumusot, Ma'am, no, sa sentido ng biktima. Kung kaya't right there and there, nagkaroon na talaga ng matinding pinsala ang ating biktima. Sinubukan pa rin siyang i-revive sa ospital. Subalit 4:09, Ma'am, ng hapon kanina ay tuloy na namatay
itong biktima. Yes. At saka ang bilis na kalkal ng police yung records nitong suspect ha, na meron na palang kasong iba. Confirmed ba yon na John? Kasi kung confirmed, kung alam na pala nila na may previous case, no, na rape pa, bakit pinayagan pa na maging gwardiya? Isa rin yan, ma'am, sa sinisilip ngayon ng Calamba City Police, no, dahil sa kanilang record checking, backtracking dito sa record ng suspect ay naging gwardiya ito. Gwardiya ito ngayon, no, dito sa isang sinasabi nilang establishment sa Los Baños, Laguna. At sa kanilang paniwala, yung kanyang mismong service firearm ang ginamit dito sa pamamaril. Isa rin ito sa mga sisilipin, ma'am Jess, ng Calamba City Police kung bakit na naging gwardiya ito sa naturang establishmento, kung ito ba'y otorisado o lisensyado talaga. At sinasabi rin, Ma'am Jess, na kailangan nilang usisain yung iba pang mga posibleng mga naging biktima nitong suspect. Alamin daw nila ito at sisikaping makumpleto yung kanilang mga datos sa darating na araw. Subalit sa ngayon, Ma'am, ang kanilang focus talaga ay makuha itong suspect. At ayon na rin sa ating mga impormasyon na kuha mula sa Calamba City Police, ay meron na silang mga nakukuhang mga lead na maaring makatulong para tuluyang ma-aresto itong suspect at large pa rin hanggang sa ngayon, Ma'am Jess. Kasi sa pagkakaalam ko dyan, ang mga security agencies, meaning in lahat ng mga security guard nila, under din yan ang supervision ng PNP. Eh. So, dapat maayos yung kanilang records, di ba? Tinitignan yung criminal record, baka yung mga gwardiya pala, eh, may ganyan palang mga kaso, eh, tapos bibigyan ng baril, at dapat sila pa naman yung maatasang maging gwardiya. Yun pala, may ganito ngang nangyari ngayon. In any case, keep us updated. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.